sa bawat isa, purihin ng Panginoon. Umanhin po sa ating sa delay ng ating devotion ngayon, ngayon pa man, isang maulang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo ay makapag-aral ng kanyang salita. So, oras na ito, awit po tayo ng isang himno. Alam po ay narinig niyo rin po sa akin ito. Pero awitin po natin muli, Greatest Thy Faithfulness. Awitin natin ang katapatan, kabutihan na ating Panginoon sa ating buhay. Thank you.
faithfulness that is everlasting. Katapatan na hindi nagbabago. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Patuloy na samahan niyo po kami sa pag-aaral. Sama ng inyong Santong Espiritu, O Diyos. Maunawaan namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nananat dapat na manatiling consistent sa inyo. Salamat po sa inyo, O Diyos. Pagkakatiwala po namin sa inyo lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po sa bawat isa, sa lahat ng naririto po sa Pilipinas. Magandang umaga din po sa lahat ng naririyan sa ibang bansa, sa iba pang panig ng buong mundo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po ngayon ay saglit na mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan natin ay patungkol sa pagiging consistent. Muli, humingi po ako ng paumanhin sa bawat isa dahil nagkaroon lang po ng technical delay tayo sa oras na ito. Basta kadailanan ng iba't ibang bagay, lalo na sa panahon, no? Pero patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa sa mga dapat na maintindihan natin, mga kapatid, na sa atin bilang mga anak ng Diyos, ang tao hindi yan palaging magiging consistent. Yung mga pagkakataon talaga na pabago-bago ang isip ng tao. Kahit sabihin natin na mayroon tayong kakilala na hindi talaga nagbabago ang isip, may mga panahon na ang tao ay kusang nagbabago ng kaisipan, kusang nagbabago ng kaparaanan, kusang babago-bago ng kilos. At pagdating sa Panginoon, sa ating Diyos, lalo na sa Kanyang presensya, maintindihan natin na ang presensya ng Panginoon ay palaging mananatili consistently sa ating sa journey ng ating buhay. May pagbukas kayo sa akin sa Genesis chapter 28. Sabi dito, Genesis chapter 28 verse 18. Verse 15. Sabi dito, alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pabalikin kita sa lupaing ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking pangako sa iyo. Sabi doon, sa umpisa, alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka magpunta. Yung divine presence ng Panginoon sa atin, mga kapatid, kahit ano yung gawin natin, kahit saan tayo magpunta, sasamahan tayo ng Panginoon. God's divine presence will stay in our journey of life. Will always be there in our journey of life. Ano mang kaabalahan ng ating buhay o kakaharapin o hakbang na ating buhay, naririyan ang presensya ng Panginoon na mananatili sa atin. Sasamahan tayo saan man tayo magpunta. Ano man ang ating gawin. He is there. The presence of the Lord is here. Always in us, inside us. Kaya minsan nakapagtaka kapag tayo ay nakaranas pa rin ng loneliness. Kasi meron talagang isa na hindi lalayo sa atin. Na tunay na mananatili sa atin. In our journey of life. Alam niyo po mga kapatid, ngayong tayo ay mga anak na ng Diyos, in the journey of our life, sa ating buong buhay, hindi na natin ito harapin mag-isa. Meron tayong kasama. At yun ay ang Panginoon. And His divine presence will remain in us through all journeys of our lives. Sunod, ang divine presence ng Panginoon sa Exodus chapter 33 verse 14. Ito po tayo doon. Exodus chapter 33 verse 14, sabi dito,
Sumagot ang Panginoon, ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Bukod sa kasama natin ng Panginoon in our journey of life, that divine presence of God will also give us rest. Yung presensya ng Panginoon na nananatili na sa atin at nakakasama natin sa bawat hakbang na ating buhay ay magbibigay din sa atin ng kapahingahan. Lalo na sa panahon ngayon namin ng kapaguran na ating naranasan. Huwag nawa nating makalimutan na sa kabila ng mga kapaguran na iyon, kabisihan ng ating buhay, naririyan ang presensya ng Panginoon na pwedeng magbigay sa atin, o hindi naman pwede, na magbibigay talaga sa atin ng kapahingahan. Nakakalimutan lang natin minsan na ang available na kapahingahan na iyon ay naririyan lang. Nakakalimutan lang nating lapitan yung source of rest. Pero kahit gano'ng kadami ang ating kapaguran, o kahit wala tayong source kung saan tayo makahanap ng sa mundong ito ng kapahingahan, naririyan ng Panginoon na handang magbigay sa atin ng kapahingahan. Kaya nga po yung burnout, hindi yan dapat uso sa mga anak ng Diyos. Dahil yung mismong nasa sa atin, the divine presence of God, can and will give us rest. Nakakalimutan lang natin yung mga bagay na iyon. Bukod sa bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon, sa Deuteronomy chapter 20 verse 1, Deuteronomy chapter 20 verse 1. Ang sabi dito, kung kayo'y makikipagdigma at makita nyo na mas marami ang mga kabayo, karuwahe at sundalo ng mga kalaban, huwag kayong matakot dahil kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Sa panahon na meron tayong mga pakikipagdigma sa buhay, battles of our lives, hindi dapat tayo matakot, hindi dapat nating suungin yung pakikipagdigma natin ng mag-isa. Kasi yung divine presence ng Panginoon ang sasama sa atin in the battles of our lives. Minsan nga, hindi na natin kailangan talagang kumila sa pagbaka. Ang Panginoon ang may kipaglaban para sa atin. Ano yun, Pastor? Pag meron kumaway sa akin, hayaan ko na lang na kumilos siya at ako tatahimik na lang. Hayaan ko ang Panginoon na may paglaban. Opo. E paano, Pastor, yung mga pagbaka ko sa laman, yung panunokso sa akin ng kaaway? Anong dapat natin gawin pagdating sa mga ganong klaseng pagbaka? Lumapit sa Panginoon na magbibigay ng kalakasan sa atin para maiwasan ang pagkakasala sa pag-give in sa tukso. Kaya mga kapatid, ang lahat na makikipagbaka natin sa mundong ito, hindi natin kailangang suungin mag-isa. Dahil kasama natin ang Panginoon na magbibigay sa atin ng kalakasan, ng katapangan para harapin yung mga pakikipagbakang ito. Amen po ba? Huwag nawa mamuo sa ating puso't kaisipan na suungin ito ng mag-isa. Dahil sa ating mga angking kayabangan, let us recognize na yung divine presence ng Panginoon, yung siyang tutulong sa atin para suungin, pagtagumpayan, hindi lang suungin, kundi pagtagumpayan ang lahat ng mga pakikipagbakang ito. Marahil naisip ng iba na ngayon, Pastor, narinig na namin yan, ulit-ulit tayo, mayroon tayong tutukuyin po mamaya. Sunod, sa Mateo chapter 18 verse 20. Sabi dito, sapagkat yung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa akin, kasama nila ako. Kapag meron nagkakatipon, kahit iilan lang, the divine presence of the Lord
is there. At madalas natin yung sabihin. Ang dalawa o tatlo nagkakatipon, naroon ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Hindi man tayo, mga kapatid, strength is in numbers. Hindi ganong mahalaga yan. Pero kung ang dalawa o tatatatlo ay magtitipon ng totoo para sa Panginoon, naroon ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Hindi, huwag tayong, lagi, alam niyo po, pag meron akong inatin na gawain at nagsasalita ako sa mga gawain na onte, hindi ako na de-discourage o ano maman, mas tinitindihan ko pa. Mas ginagalingan ko pa. At ini-encourage ko ang bawat isa na nakasama ko doon na magpanghinaan ng loob. Dahil sa mga ganong panahon, mas nakikita natin kung sino talaga yung totoo sa Panginoon. Kaya wag po tayong mag-alala kahit kung magtitipon tayo ng iilan lang, tatatlo, dadalawa. Naalala ko yung isang service, kwento ng Pastor Paul, nung siya'y nabubuhay pa sa Taiwan, mga una-una pa na sa maliit na lugar. Nag-Sunday service sila, dadalawa lang sila. Siya yung speaker, tapos merong ano, nakaupo, nakapatiran. Pero tinuloy. At napahaba pa nga yung service. Ginanahan ng sobra si Pastor Paul, Daddy. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mapanghinaan ng loob kung tayo ay ilan lamang kapag tayo nagtitipon. Dalawa o tatlo na nagkakatipon dahil sa Panginoon, naroroon siya nakasama natin. The divine presence of the Lord is there. Lastly, sa Mateo chapter 28 verse 20, sabi dito, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ninyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. The divine presence of the Lord will be with us unto the end of the age. Hindi ang Panginoon eh paminsan-minsan lang naririyan. Hindi ang Panginoon eh pa every other week, every other day lang naririyan. Hindi, mga kapatid. Simula nang nakakilala tayo sa Panginoon, the divine presence of God is always with us. Hindi tayo iniiwan. Tayo lang mismo yung tumatalikod, pero ang Panginoon, hindi niya tayo iiwan. As we can see, mga kapatid, pinapakita ng ang divine presence of our God ay palaging consistent. Ang tawag natin yan sa pag-aaral ay the divine constancy of the Lord. Ibig sabihin lang noon, ang ating Diyos ay palaging consistent, di nagbabago. Kung ano siya noon, siya rin ngayon at siya'y magpakailanman. Ang tao, mahirap, hirap na maging consistent. Like nga, ultimo paggawa ng ulam na iyong recipe, minsan ay pabago-bago ng lasa kapag hindi mo ganong nagagawa. Paano lang nagiging consistent ang tao? Kapag paulit-ulit ginagawa. Hindi talaga natural sa tao ang pagiging consistent. Pero ang Diyos, He is always consistent. Yun isa sa mga kanyang katangian. Ang hindi nagbabago sa Psalms chapter 102. Psalms chapter 102. Verse 27. Sabi dito, ngunit hindi kayo nagbabago at mananatili kayong buhay magpakailanman. You will never change and you will remain alive forevermore. Ang Panginoon ay hindi kailanman magbabago. Isa pa, sa James chapter 1, ito isa to sa mga lyrics na inawit natin kanina. James chapter 1. Santiago chapter 1 verse 17. Sabi dito, basahin ko po sa Tagalog. Lahat na mabuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kay pabago-bago at paiba-iba ang anyo at mga inino nito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa English,
the Lord is has no shadow of turning. Ang ibig sabihin ng no shadow of turning, walang ni anino ng pagbabago. Tayo minsan pwede makakitaan ng anino ng pagbabago. Pero ang Panginoon, ni anino, ni onting hint, onting clue ng pagbabago ay hindi siya makikitaan. Bukod sa hindi talaga siya magbabago, hindi siya makakitaan ng chance na magbago. Maari siyang pag-isipan ng tao, lalo sa lumang tipan na pabago-bago, pero hindi, mga kapatid. His ways, his mind will is unchanging. Hindi mo siya maulaan, ang Panginoon magbabago sa mga itong part na ito. Ah, baka mapabago ko. Hindi. There will be no shadow of turning. Hindi siya makikitaan ng clue, ng hint. Hindi siya maulaan na siya ay magbabago. God is consistent. Tandaan po natin yan, mga kapatid. God is consistent. Pag sinabi niya mananatili siya, He will remain. Pag sinabi niya magpapala siya, He will bless. Pag sinabi niya magpapagaling siya, He will heal. Kapag sinabi niyang sasamahan kanya, sasamahan kanya. He is consistent. But the problem is, totoong consistent ng Panginoon, mga kapatid, ito na yung pinaka-punchline natin. Kung sa comedy, mayroong punchline, ito na yung ating pinakapunto. Mga kapatid, mananatiling consistent ang Panginoon. But the problem is, sa ating mga anak ng Diyos, hindi tayo consistent. Oo, ang Diyos ay tapat. Lagi siyang tapat. And He will remain faithful. He is consistently faithful. But the problem is, tayo namang mga anak ng Diyos ay hindi consistent sa pagiging anak ng Diyos. Hindi consistent sa pagiging Kristiyano. At biglang narito tayo, aasahan ng consistent na Diyos, kahit tayo ay hindi consistent sa Kanya. God will remain consistent. Pero hindi natin mararanasan ang consistency ng Panginoon kung tayo mismo ay inconsistent. Hindi natin mararanasan ang consistency ng Panginoon kung tayo mismo ay inconsistent. Saan ang paraan? Saan ang paraan tayo nagiging inconsistent sa Panginoon? Minsan namumuhay tayo na parang mag-isa lang. That we are alone. Nakakalimutan natin na, ah, nga pala, kasama ko ang Panginoon. Kahit tayo mga anak na ng Diyos, mga Kristiyano na, namumuhay pa rin tayo na parang tayo ay nag-iisa lamang. Na parang wala tayong kasama at kasangka. Madalas, mga kapatid, kahit tayo ay mga anak na ng Diyos at alam nating kasama natin ng Panginoon, namumuhay pa rin tayo sa pamamagitan ng ating sariling lakas. At kapag namumuhay tayo sa ating sariling lakas, yung lakas ng tao, mga kapatid, paulit-ulit ko natin naririnig yan, ang sariling lakas ng tao ay unti-unting nawawala. Kaya kung pinapamuhay natin yung sarili nating lakas, dumarating talaga sa panahon na tayo ay magiging restless. Walang kapahingahan. Darating talaga sa panahon na tayo ay mababurnout, mapapagod. May naririnig ako na mga, hindi nga minsan, madalas may naririnig ako na mga anak ng Diyos, sumusuko na sa ministeryo. Bakit? Pagod na ako, hindi ko na kaya. Ano yun? Sa buong buhay ng kanilang pagmiministeryo, sariling lakas lang nila yung kanilang ginamit. At madalas kapag tayo ay sumusuong sa pakikipagdigmaan ng ating buhay, sa lahat ng digmaan ng ating buhay, sumusugod tayong mag-isa sa pag-aakala na kaya namin yan. Pero sa totoo lang, wala naman talaga tayong kaya. Tapos may pagdigma pa tayo na hindi handa. Ang dala lang kayabangan. Yan tayo magaling. Yan magaling ang mga Pilipino fighting spirit. Kahit walang kakayanan, nandun yung kanyang magpupursige na may pagdigma. Pero wala naman talagang maibabatbat. Tibay ng loob lang, ano lang, tapang lang, pero walang maibabatbat. At kapag sumuong sa may pagdigmaan ng mag-isa, siguradong bumabagsak.
Minsan naman, iniisip natin para tayo magtagumpay, kailangan natin ng maraming manpower. Kailangan natin marami tayo para magtagumpay tayo. Pero kahit magkasama-sama tayo at marami tayong kasama, madalas pa rin tayong bumagsak. Madalas nagiging failure yung ating mga ginagawa. Kaya nga, that's why we can't help but quit. Kahit tayo yung mga anak na ng Diyos, minsan iniisip na lang natin, sumuko na lang. Bukod dun, sa mga bagay na iyon, kahit consistent sa atin ng Panginoon, tayo naman ay inconsistent, pero consistent din naman sa pagkakasala. At ito tayo, lumalapit sa Panginoon, Lord, bakit ganun? Ganun naranasan ko, Panginoon, manatili kayo sa akin. Panginoon, maranasan namin nawa ang iyong kapangyarihan, maranasan namin ang iyong katapatan, maranasan namin ang pagpapagaling ninyo, Panginoon. Maranasan namin ang inyong pagpapalakas sa amin. We expect God to be consistent with us. Pero tayo mismo ay mga hindi consistent. We expect the great God who created the heavens and the earth to be consistent in our lives. Pero tayo naman, hindi natin magawang maging consistent sa harapan ng Panginoon. Tapos kapag mayroong tumalikod sa Diyos, kapag mayroong tumalikod sa pananampalataya, kasi kanino ang sisi? Sa church, sa pastor, sa kapwa Kristiyano. Kapag nawala si pastor, wawala rin yung membro. Bakit? Eh doon nakatutok kay pastor. Pag nagka-problema sa church, mawawala rin sa church. Kasi nakatutok sa church. Kapag may hindi nakitang magandang bagay dun sa kapatiran, mawala sa church. Bakit? Eh, hindi, meron hindi nakitang maganda. Hindi talaga tayo consistently sa Panginoon nakatutok. Madalas, ganun ang nangyayari. Dun tayo sa lahat ng nakikita natin sa mundo nakatutok. Pero alam niyo po ba sa Judas chapter 1, Jude chapter 1, Jude chapter 1 verse 24 to 25, sabi dito, at ngayon purihin natin ang Diyos siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi tayo magkasala at makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una hanggang ngayon at magpakailanman. Ano yung kakayanan ng Panginoon? Sabi dito, siya na makapag-iingat sa inyo na upang hindi kayo magkasala at makapagdala sa inyo sa kanyang harapan na walang kapintasan at may lubos na kagalakan. He is able to keep us from falling. Kayang gawin ng Panginoon yun. He is able to keep us from falling. Kaya niya na tayo ay maingatan upang hindi tayo magkasala. At maharap sa kanyang harapan ng walang kapintasan at lubos ng kagalakan. Ang problema lang mga kapatid, mas pinipili nating tumalikod sa Panginoon kaysa humarap sa kanyang kakayanan na makapanatili, na natulungan tayo makapanatili. Kayang gawin ito ng Panginoon. And this is what He can do to us. But the problem is, hindi tayo consistent sa Panginoon. Siya'y nananatiling tapat. Totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit tayo hindi maging tapat, mananatili siyang tapat. Totoo po yun. Ang problema, hindi tayo tapat. Paano natin mararanasan ang katapatan ng Panginoon kung tayo mismo ay hindi magiging tapat sa Panginoon? Ang sarap minsan gamitin ng ano eh, ng verse na iyon eh. At tuwang-tuwa tayo, sasarapan tayong gamitin ng verse na iyon. Bakit? Parang ang pinapakita, para kasi ang tingin natin sa verse na iyon, eh, maja-justify yung ating mga ano, inconsistency and unfaithfulness. Parang ginagamit natin yung minsan, hindi naman minsan, madalas ginagamit ng Kristiyano yung verse na iyon para ma-justify yung kanyang unfaithful. Pagiging unfaithful sa Panginoon.
mas tinututukan natin yung part na yun na ano eh, kung di tayo maging tapat, mananatiling tapat ang Panginoon. Totoo po yun, talagang mananatiling tapat ang Panginoon. Ang problema lang, dahil hindi tayo nananatiling tapat, hindi natin mararanasan yung lubusang katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Nandyan yung biyaya ng Panginoon. Kung tayo tumalikod, nandyan yung biyaya ng Panginoon na tutulong sa atin na makabalik. But the full faithfulness of God, hindi yan mararanasan ng lahat ng mga inconsistent. Tayo lang talaga mismo yung pumipili na tumalikod sa Panginoon. Kapag kinakalimutan natin ang Panginoon, kapag hindi constantly tayo nakatutok sa Kanya, nakalimutan din natin yung kayang gawin ng Panginoon sa atin. Kapag tayo masyadong nakatutok, yun yung mga problema, baka tayo din naging consistent eh. Masyadong nakatutok sa ating sarili. At kinakalimutan natin kusa yung kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Pero nariyan lang ang Panginoon, nananatili siyang tapat. Minsan nga, sinisisi pa natin ang Panginoon, bakit ganun? Parang bumabagsak ako pa ulit-ulit, bakit di ko palagi kinakaya yung mga pagsubong dumarating sa akin? Bakit parang di ko kinakaya, Panginoon, yung lahat ng inutos niyo sa akin? Bakit di ko kaya palagi makapagtagumpay? Ang sisi pa ay sa Panginoon. But the problem is ourselves. Masyado natin tinututukan ng ating sarili. Kaya mga kapatid, pinangako naman ng Panginoon na mananatili siya sa atin. But we should also remain in us. We should also remain in God consistently. If we want to experience the consistency of the divine presence of God na laging sasama sa atin anuman hakbang ng ating buhay, na laging magbibigay sa atin ng kapahingahan, na laging magbibigay sa atin ng katapangan at kalakasan para sa mga pagkikipagbaka, na laging naririyan kapag tayo nagkakatipod, na laging mananatili sa atin hanggang sa katapusan, kung nais nating maranasan iyon, be consistent. Not just every Sunday, not just every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hindi tuwing Sunday service, hindi lang tuwing prayer meeting, hindi lang tuwing Bible study, hindi lang tuwing pinagpapala, kundi sa lahat ng panahon. If we want to experience the consistency, the divine consistency of God, be consistent. Be consistent. Nung kami nasa Taiwan, nung actually itong mensaheng ito ay minensahe ko na rin dun sa isang revival sa Taiwan. At pagkatapos ng revival, feeling ko parang, Lord, parang di naman ata kayo, ano, parang ito ba talaga yung mensahe ninyo, Panginoon? Alam niyo po ba, after ng ano, after ko magsalita, may nagchat sa akin. Sabi sa akin, Pastor, salamat sa mensahe ng Panginoon. Pinaalala sa akin ng Panginoon na talagang hindi niya ako pababayaan, hindi niya hayaan na tumalikod ako. Sabi niya, tatalikod na po sana ako sa Panginoon. Hindi na po sana ako magpapatuloy. Pero salamat nung narinig ko po yung mensahe ng Panginoon, itong revival na ito. Babalik na po ulit ako sa Kanya. Hindi na po ako tatalikod, mananatili na po ako sa Kanya. Sabi ko, praise God. Minsan kulang lang tayo sa ano eh, paalala. Kasi sobrang tutok tayo sa ating sarili, nakakalimutan natin kung sino yung ating Diyos. Kaya mga kapatid, para tayo maging consistent sa Panginoon, turn our eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of on earth will grow strangely. Kapag tayo nakatutok sa Panginoon constantly, yung lahat ng nasa mundong ito, yung lahat ng kapaguran, lahat ng paghihirap, lahat ng mga pagtitiis, lahat ng problema, lahat ng ating mga sariling kahinaan, hindi na natin yan makikita, nasa salikuran na lang natin. Bakit? Nakatutok tayo dun sa ating Panginoon. So be consistent, mga kapatid, to be able to experience the full consistency of God, we must also be consistent. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon.
Diyos, patawarin niyo po kami. Sa mga panahon na kami ay pabago-bago, kahit yung pananampalataya namin ay nagbabago at hindi kami palaging consistent sa inyo, patawarin niyo kami, Panginoon. Nawa, O Diyos, makapamuhay kami as consistent Christians. Consistent na nagbabago, nag-i-improve, lumalago, consistently having faith in you, consistently trusting you, remaining in you. At sa ganoon, Panginoon, maranasan namin yung full consistency ng inyong kapangyarihan. Salamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga, great is your faithfulness. And to be able to experience that faithfulness, help us, O God, to be also faithful in you. Salamat sa inyong mensahe, Panginoon. O Diyos, tinataas ko po ang mga kapatid namin na kasama ko sa ngayon sa oras na ito. Marahil ang iba dito, Panginoon, ay may ganitong mga pagkukulang sa inyo. Na may panahon lang na kami ay aktibo, may panahon na kami ay naglalaylo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging consistent sa inyo, O Diyos. At sa ganoon, lagi naming maasahan na kayo'y mananatiling consistent din sa amin. Na lagi naming mararanasan ang inyong katapatan, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagkilos, ang inyong pagpapala, ang inyong pagpapagaling, ang inyong pagpapalakas, ang kapayapaan na pinagkakaloob niyo po sa amin, ang tapangan na pinagbibigay niyo po sa amin. Kapayapaan, O Diyos. Salamat po sa inyong mensahe, O Diyos, na nagpapaalala sa amin na dapat kaming maging consistent sa inyo. Salamat po sa inyo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto at sa makikinig pa sa mga iba't ibang oras. Salamat po sa inyo, O Diyos. Great is your faithfulness. Nabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. Ako po ay personal na nagpapasalamat po sa inyo sa lahat po ng bumati sa aking asawa na ngayon ay nagdadalang tao na. Salamat sa Panginoon dahil di rin namin ito ina-expect pero talagang pinagkaloob ng Panginoon. Kami ay nagagalak, no? Kayo po ay nakikigalak rin po sa amin. Patuloy niyo lang rin po kaming ipanalangin sa mga susunod na panahon na sa pag-imisyon. Siyempre, hindi yung mga kasama ko, Pastor Rajinin, sa mga ibang pag-imisyon ko po ngayon. Pero panalangin niyo po kami. Itong mga susunod na araw ay pupunta po ako sa Tayabas, Quezon, para bisitahin yung nanay ng ating isang pastor sa UAE. At manlobby ng Panginoon, may makapagtuloy-tuloy po doon at maging bagong church po ulit. At sa mga susunod na panahon po, sa July 29, ako po ay patuloy ding babalik po sa Taiwan para po sa mga imbitasyon na pinagkaloob po sa atin. At sa mga susunod pa po ay makadalaw-dalaw rin po tayo sa Bataan. Ang mga kapatid natin na umuwi galing Egypt ay madalaw din po natin sa iba't iba pang mga pagkakataon. Patuloy nyo lamang po ako ipanalangin at ang magiging tagumpay ko po sa mga pag-imisyon na ito ay tagumpay nyo rin. Maraming salamat po sa mga nag-congratulations. Ipalain po kayo ng Panginoon. Actually nga sabi ko, parang malapit na ako maging katulad ng Pastor Paul dahil malalayo ako sa aking pamilya at aking anak. At babatiin ko na lang rin sila dito sa morning devotion ng tuwing kung saan man ako mapunta, lalo na itong sa mga susunod na tagpong ito. Pero gayon pa man, alam ng Panginoon ng lahat at mananatili siyang tapat sa atin. Kaya God bless po sa bawat isa. Magpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy na magpatuloy po tayo sa ating Diyos. To God be all the glory. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa.